So ito, 40 mil ang kaniyang presyo. Malaki to eh, no? Malaki naman siya. Yan ito, masabi na sa patay na siya, sa yung sa buhay abi, mga 150 ito, o 140. Alam mo na yan, yung karni niya, mga 100 man. Okay. Sa patay na yung karni niya. Pag nakatay na? Oo, it's tag 300 per kilo. Kaya nga eh. Mahal ang baka ngayon, no? Oo, it's tag 300. Di walang ano ng mga panit yung dito tanggal na ulo yung tinae tsaka yung ano binta pa uli. Pero iba po yung press noon. Ay oo eh. Sa mga paa mga buto-buto kung ano man. Hi guys, good morning. Ngayon guys, pupuntahan ko po ang bilihan ng baka doon sa amin dito lang sa barangay Gisyan. Kasi guys, nag-request po ang isa nating kababayan na si Sir Jonathan Martinez, no? Siya po ay nagkisuyo na alamin po natin ang status sa presyohan po sa live weight ng karbaw at saka sa baka. Samahan niyo po ako guys sa video na to. Boss, crossing lang ako. Okay, dito lang. Salamat. Dito guys, puntahan po natin. Sana magkakapol ako guys kasi medyo tanghali na po ngayon eh. Guys, sa mga hindi pa ako nag-subscribe, subscribe ka na po and click the bell ring para po ma-notify ka sa mga new upload natin. Shout out po kay Raymond Bangayan watching from Saudi Arabia. Shout out po sa iyo, sir. Okay, so ngayon guys, nandito ako ngayon sa lugar na Gisyan po ano? Gisyan. So, sa livestock. Sa livestock po ng Gisyan. Dito lang po sa aming lugar. Bilong po sa Poblasyon Lawaan dito sa Province of Antique. Actually guys, late po ako kasi 8:20 na po ng umaga. Actually guys, mga alas 5 pa lang. Alas 5, alas 6, alas 7. Okay. Yan na. So andito na yung mga maraming baka. Pero ngayon guys, meron pa akong natitira mga baka dito. Ayan sa likuran guys, tignan niyo po ha. So ayan. So, sa unahan may karbaw din, no? Alamin po natin ang presyo kay Kuya Lirio. Sir, good morning. Bale, ang katanungan ko, sir, magkano po ang presyo sa karbaw kapag mga malalaking karbaw? Ito, ano to, 36,000. 36,000? Oo. Itong sa kanan? Ito, yung okay. Mataba ito, taba. Ito, okay. Yung lalaki na ito, 33,800 ito, kanina yung bilik. 33,800. Kasi medyo payat siya. Kuan siya, lalaki no, turo lalaki, no. Yeah, turo. Tapos medyo payat siya. Okay. Itong isa medyo bata pa siya no. Bata pa babae siya, no. Mataba o mataba siya. Mataba siya. Mataba siya. Kaya yan ang 36,000 mas mahal siya no. Mas mahal kasi taba siya, dami karni. Ang ibig po sabihin, binabase po sa katawan ng hayop, ano po? Yung karni yung Karni. Yung karni yung tinatingnan. Okay, okay. Kung paano labas na karni kung halimbawa katayin doon sa Manila. Kung pila yung karni bala sa karni okay. Nilabas. Okay, so ibig sabihin sa karni binabase. Oo. Okay, so sa baka naman po, magkano presyon sa baka? Ayan, ang halimbawa, tinday, no? Gagmay pa lang tinday. Ate, ito mga ano, 12,000. 12,000 ito, babae, tinday, no? Ito rin? Ito nga, same. Matagkild yan. Kapag medyo nanay na na baka? Kung medyo payat-payat, medyo brato lang, mura, kasi 11 lang, ganyan. 11,000? Okay. Basta payat eh, nakanganak na yan. Sa karni binibase din po, ano? Sa karni binibase yan. Okay. Pag mga malalaki kuya, katulad nito. Ayun guys, puntahan natin guys. Liha kaya. Ginapa 40,000 po, hindi nabili ito. 40 mil ang presyo nito? Ginapa 40,000 ito po, hindi nabili. Hindi nabili? Bakit po? Balik ito. Balik sa mayari? Sa mayari. So ito, 40 mil ang kaniyang presyo. Malaki ito eh, no? Malaki naman siya. So, mga 430 kilos ito sa buhay. Sobra, okay. So more than 400 kilos. Sa buhay. So ito guys, sinasabi ni Kuya, sa buhay, no? Live weight, no? Oo, sa live weight. So mga 430 ang kilo nito. Tingnan natin guys, ha? 40,000 ito. Pero hindi nabili. Hindi ito nabili. Ayan, malaki ito. Naman yung nakakatay. Turo siya. Kung mag 400 sa tag 100 per kilo, 40,000 na, di ba? 40 mil. Oo. 100 ang kada kilo, mm-mm. Kung kiloin siya. Kung malabo 400 to. Okay. Basta malabo. Malabo. So ang ibig sabihin, ito, ang kilo nitong buo live weight ay estimate po is 430 kilos? Ma'am, estimate lang 430 kilos. Aha. Kung ginapa 40,000. Okay. Sa may-ari? Nangyari, kaya hindi nabili ng mga buyer. Malukatay dito. Aha, yung nagkakarni. Ay, nasa karni.
ang kanina 38 lang ito ang ano ang bili. 38,000 lang. Ang bili. Ang kung bininta kanina ng may-ari ito. Ay, yung tawad po ang tinutukoy niyo. Yung buyer. 38 lang yung Kaya niyang presyo. Kaya na presyo. Sa buying price niya. Oh. Okay, nagets ko na. Oo. So, ito no, malaki ito, Toro. Malaki. Okay. Babalik ito. Maya-maya kunin na niya ng multicam na ibalik doon sa dito kuya sa atin walang ano no, yung kilohan ng digital no. Wala. Unlike sa Sibalo, may dyan, eh, no? Sa Sibalo, mayroon. Doon sa barangay hold on, sa kabila na covered gym na to, okay. Mayroon doon kiluan, pero ano yung ah, dito sa nahan to? Hindi digital, hindi digital. Espada? Espada. Pero baka kaya kay kilo, mga malaki. Opo. Tama ho kayo, kasi po, sa totoo lang, nag-alaga ako ng baboy patining. Doon ko pinakilo nung nakaraan. Doon? Oh, kita mo, ganyan-ganyan doon? Yung basketball court doon? Oo. So ito, iba rin to, no? Magkano naman to kaya? 30 lang ito. 30 mil? 28 lang ito. 28,000 lang ito. 28,000 lang ito? Payat eh, at saka maliit. Lalaki ito guys, pero maliit siya kaysa maliit isa doon. Maliit siya. Payat siya. Okay. Kanina marami dito, no? Oo eh, dami kanina dito. Kung 6, dito ka na. Punong-puno ito ng mga talabaw. Baka. Kasi siya na ho kayo kasi ako, na-late ako. Gadamugis baboy ko eh. Diyan sa lawaan. So ano tong status? Babalikan na may-ari to? Mga hindi na bakal? Awi! So maya may makuha dito ng sasakyan na multicab guys. Sa akin yung yan. Sa akin yan eh. Ay, yan? Oo. Multicab? Ah, okay. Kung maganda talaga, habulin nila 110. Habulin nila yan basta taba at saka opo. Karni. Kasi nila. Po, kahapon nakausap ko yung isang buyer din ng baka. Sabi niya, pag sa Sibalom kasi talaga sa livestock, hindi ba kinikilo? Digital, di ba? Tama po ba? Digital. Ang banggit niya, pag malaki ang karbaw, ang baka, minsan naabot ng 120. Basta... Ang yun, live weight? Live weight. Ano ng buyer yan? Basta mataba at saka laki. Mga first class talaga. First class? Kumbaga first class talaga. Kasi maganda yung mga ano niyan ng laman. Okay. Ano yan, yung... So 120 ang presyo. 120. Oh, ano nila lang kuha yan sa ganyan. So kada iba 100, 90, 97, 98, ganyan. Hindi magkakapareho. Depende sa usapan natin na between buyer and the owner. Oh, kung medyo ang baka naman na medyo hindi maganda. Depende nga po sa katawan ng sa baka. Katawan. Ganon din po ang status sa karabaw, eh, no? Ano man sa karabaw? Ang binabasihan yung katawan, no? Katawan, ngayon, mataba yun. Pero, mas malaki yung lalaki, pero payat. Opo. Pero, kuya, excuse lang po. Pag tinday, either karabaw or baka, panting, no? Pwede. Panting. Ibig sabihin, tansyahan lang. Pinto lang, kansyahan lang. Oo. Ito, 10, ito, 11, ito, 9,000. Pag mga tinday po, ano? Sa pintong-pinto lang yan. Kasi ito man, pintong-pintong naman dito, ipok kung sa kinuhay, okay naman, dalhin doon. Oo. Sa kabilang cupboard gym. Puro expert kuya, yung mga, ano, no? Mga may-ari, tsaka yung buyer, no? Ah, syempre. Kahit na hindi gumagamit minsan ng digital, estimate, mga malapit sa ano nila, sa tansyahan, no? Halimbawa, ang baka ito, halimbawa, 100 kilos lang, halimbawa. 100, yeah. Sa tansya nila, pwedeng bumaba or tataas ng 2 kilo lang ang diferensya, no? Sa estimation lang. So, ganun. So, 120. Hindi naman nag-estimate lang pataas yan, ngunit nga pababa-baba lang. Opo. Yan dito, masabi na sa patay na siya, sa yung sa buhay abi, mga 150 ito, o 140. Alam mo na yan, yung karni niya, mga 100 man. Okay. Sa patay na yung karni niya. Pag nakatay na? Oo, kasi tag 300 per kilo. Kaya nga eh. Mahal ang baka ngayon, no? Oo, sa tag 300. Di, walang ano ng mga panit. Yung dito. Tanggal na? Ulo. Yung tinae, tsaka yung ano, binta pa uli. Oo. Pero iba po yung press nun? Ay, oo eh. Sa mga paa, mga buto-buto. Ay, oo eh. Ano yun eh, bulalo yun eh. Ang tinutukoy lang yung ano talaga. Presyo ng kilo. This chicken? Opo. Pag tanaw, pag presyo anay, tawag na, this chicken lang yan. Ito, mag 110 kilos o 100. Uh-huh. Kung mag 28,000, okay na. Hindi naman logi, no? Hindi naman logi yung lakatay. Maginan siya pa rin. Oo. Kasi yung mga bulalo na yan, mayroong nagkakuha yan ng mga restaurant. Kaya nga po eh. Lalo na kung tag-ulan, no? Bulalo. Ang bulalo. Higop sa baw. So, ganun.
Yung maskara, yung maskara. Mayroong gabilihan na yan. Opo. Maganda. Ito malaki talaga, no? Malaki yan. Yan guys, ha, tingnan natin guys. Oh. So 40 mil pala ito. Tapos 38 mil lang ang kaya ng buyer. Ate, darwa na. Boss, good morning. Boss, good morning, boss. Hakot na? Hakot. Okay. Mataba ito. Dad. Hindi talaga kinuha ng buyer, no? 38 mil lang kaya niya, no? Oo. Tapos sa halagang 40 mil, 2 mil lang ang tawad, no? Oo. Hindi pa nabigay? So ganun ho talaga, hindi pag di magkasundo. Kung nasa buhay siya, hindi ba bababa ng 430 ka? Mm. Ito kasi guys si Kuya, veterano rin to guys dito eh. Kuya, di ba Kuya? Veterano sa ano, sa kiluhan. At kami yung nag-manage dito sa livestock. Kayo po ang in charge talaga. So sir, maraming salamat po sa iyong oras na binigay sa akin ha. Maraming salamat po ate. So kabayan, sana po Sir Jonathan Martinez, sana po nasagot namin or nabigay po namin ni sir ang iyong katanungan regarding po sa presyo ng baka at karbaw, no? So kung gusto mo sir pumunta dito, every Sunday po tuwing 5 AM hanggang 7 AM, mas maganda po yung ganun. Kasi sa ngayon guys, 8 AM na pasado, 8:30 na, kaya medyo wala na. Nagsiuwian na po yung mga tao, no? Buti nga guys, naabutan ko si Kuya, no? Si sir. Tapos pagka Monday naman, doon sa livestock po ng Sibalom. Sibalom, Antique. Sibalom, Antique. Mga 35 kilometers ang sinimula dito papunta doon. Okay. Lapit. So more or less mga 1 hour biyahe. Kung mabilis ang service mo. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell ring para po ma-notify ka sa mga bago nating upload. Mabuhay po kayong lahat guys. God bless po sa ating lahat.